So guys, welcome po sa part 2 ng ating exclusive interview kay Dr. Carl Balita, senatorial candidate ng Aksyon Demokratiko nila Mayor Isko at Doc Willy Ong. So ngayon po ang pag-uusapan naman po natin, kasi po syempre maraming nagulat nung nalaman na kayo ay tatakbo. And alam naman nakilala kayo of course sa radio and yung sa inyong mga review centers, pero hindi kayo, syempre kayo ay baguhan dito sa mundo ng politika. Ang iniisip ng mga ibang kababayan natin may chance ba, posible bang manalo si Dr. Carl Balita para maging senador? So kanina po pinag-uusapan po natin, ang ganda ng mga natutunan ko sa inyo. So yun po ang gustong malaman ng ating mga viewers. Ano po ba sa tingin nyo po? Kung mananalo ako? Actually, hindi lang kayo nagulat. Nagulat din ako na pumayag ako eh. Kasi ilang election na to na marami nagtutulak sa akin. Siguro kung tumakbo ako last time, second time ko na ako, natalo ako noon, baka mananalo na ako ngayon. Ano? Mananalo ba ako? Alam nyo, oo, kasi nagtitiwala ako na yung kababayan natin na-appreciate na yung kahalagahan ng tatlong dinadala ko. Okay. Dati-dati, dinadaan-daan na lang naman natin yung mga nurses, mga midwives na yan eh. Mga barangay health workers na yan. Dinadaan-daan na lang natin. Pero ngayon, alam nyo ang halaga niyan. Yun ako. Ang boto sa akin ay boto para sa kanila. Pangalawa, gaano ba karami ang nawalan ng trabaho? Gaano ba karami ang survival entrepreneurs ngayon na naniwala doon sa matagal ko nang sinisigaw for 20 years na maulad ka Pilipino, mayaman ka Pilipinas, na kaya mong kumita ng marami, mas malaki kaysa empleyado ka kung magninegosyo ka. Maraming nakinig doon sa panawagan kong yun na hindi sumunod, hindi naniwala. Pero ngayon napatunayan niyo sa sarili niyo, kaya niyong pakainin ang pamilya niyo sa pamamagitan lang ng komisari ninyo, na kusina ninyo, ng salas ninyo na naging production house ninyo, at ng cellphone ninyo na naging tindahan ninyo. Panghuli, kasama ko po ang educational system dito. Okay? Unless may tatakbo po sa Senado na ang mensahe rin ay yung karunungan, no, nandun sa level na napag-aralan natin at na-experience natin bilang ako po daw ang teachers of the teacher of the teachers, kasi yung pong libo-libo, daang libo pong mga teachers na yan na nasa public and government schools na private schools ngayon, sila po ay dumaan sa akin. Alam ko po ang kanilang damdamin. Alam ko ang kanilang kalalagayan. Mananalo ba ako? Well, ako po ay nasa buong Pilipinas. Ang kailangan ko po ng tulong ng lahat. Tama po, hindi po ako celebrity, hindi po ako political brand. Okay, pero alam po ng mga dati kong estudyante, milyon na yan. Nagbasa ng libro ko, milyon na din yan. Narinig ako sa radio, napanood ako sa TV, milyon na din yan. At yung pong mga namumroblema sa kalagayan natin sa pandemya, milyon-milyon po yan. Kaya ang hinahanap nila, Mark, naniniwala ako sa mga kabataan. Tulad mo, naniniwala ako ng kabataan hindi boboto dahil sikat or dahil sila ay political branded, political families, or family names, surnames. Naniniwala na ako na yung 50%+ na kabataan voters will be very discerning. Ito paalala ko sa inyong lahat. Hindi kayo bumibili sa Shopee na hindi nyo binabasa ang review. Style nyo po yon. Sana ngayon, huwag kayong boboto na hindi nyo binabasa yung review. At pag kayo nag-review, alam ko yan kasi mga anak ko ay puro millennials. Ano po? Alam nyo, tinitignan nyo lahat. Binubusisin nyo lahat. Ito ba ay responsible to environment? Ito ba ay worth the price? Ito ba ay quality? Alam ko, yun po ang natutunan natin dito sa e-commerce. Sana i-apply natin sa election. Okay? Hindi sa discount ito. No? Hindi ito discount. Alam mo nang ibig sabihin doon, yung nagbigay ng pera. Nagbigay siya ng pera, tanggapin mo, pero huwag mo kakalimutan. Pera din naman natin yun. Pero ang point ko lang dito is, di ba, Mark, yung kailangan i-review niyong mabuti kung sino mga kandidato. Ako ang ino-offer ko dito, ito sasabihin ko sa'yo, Mark, hindi every election gagawin ko to. Okay? I am just putting myself in this line because I'm offering an alternative. I'm offering myself, my education, my connection, my network. Diyan. Nakakatuwa kasi tayo naman po ay nakapagpakalat ng mga branches ko all over the country, no? 120 branches 'yan. Okay. Hopefully gumalaw 'yon para sa atin. Pero itong pinakamasarap na sagot ko diyan sa tanong mo. Hindi po ako tumatakbo mag-isa. Tumatakbo po ako kasama po yung sektor na kinakatawan ng aking profession. Okay? Gano'n ba karami ang tumatakbong may professional license? Hindi ko alam. Pero gano'n ba karami ang professional sa Pilipinas? Dami. Okay.
gaano ba karami sa tumatakbo ang... Ay, ayokong ipagyabang yon, ano, Mark, pero hindi politika ang alam ko. Kasi hindi naman politics ang pinapasok ko. Ang pinapasok ko is public service. At sa larangan po niyan, kasabay ako maski kanino. Okay? Paano ako nagre-respond sa munti kong paraan pag may pumutok na bulkan, pag may bagyo, review nyo po yon. Hindi ko kailangan ng political position at that time to have done that. But I can do it better if we will have the, you know, if we will have this influence. No, hindi ko sasabihin power. I will not use that power kung walang ganitong, or even government resources. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito is influence. Because bosses. Bosses. And leadership is all about influence. I mean, sino ang mas magiging malakas ang sigaw para sa mga guro? Eh, di yung kapwa guro. Kapwa guro. O, sino ang mas malakas ang sigaw kumpara sa health professional? Eh, di yung kapwa health professional. Di ba? Sino mas malakas ang sigaw para sa mga micro-entrepreneurs? Eh, di yung... Ako po micro. Alam mo, yung 120 branches ko, sabihin ko sa'yo, Mark, kung paano nag-umpisa yan. Nanghiram ako ng table sa isang opisina sa Morayta. Doon ako nagtayo ng review center ko. Doon ako nag-umpisa. Isang table, isang tao, at isang tagabigay ng flyer. That was the beginning of it. At ang ginawa ko lang po noon ay pagsilbihan yung mga nagtiwala sa akin. Kaya yung mga magtitiwala sa akin, yun naman, si Yorme, yun ang gusto ni Yorme. Service. Diba? Ang sarap po ng buhay ko, promise. Ang sarap po ng buhay ng negosyante, tahimik po ang buhay ng pamilya ko. Simple lang po ang buhay ko. Pero kung ito po ang magiging ambag ko sa solusyon natin dito sa pandemya at sa better normal, ayokong tawagin talaga, ayokong yung new normal, ang tawag ko dyan, better normal, nandito po ako at salamat sa pamilya ko, samantalin ko pagkakataon, salamat sa pamilya ko, salamat sa mga empleyado ko, sa kumpanya ko, salamat at pinayagan niyo ako. Salamat at ipinapahiram niyo ako sa public service. Mm-hmm. I think yung pong point niyo ang ganda eh. Kasi sinasabi nga ni Isko Moreno, yung kanyang laban na ito, ay para sa mga ordinaryong tao, yung mga nagtatrabaho, may maliit na negosyo, yung mga teachers, mga nurses, yung mga yan nagtatrabaho araw-araw, wala silang oras para makipag-awayan sa social media o sa politika o sa, dahil lahat sila may kanya-kanyang mga problema din na kinakaharap sa kanila. And I think yan ang magandang nare-represent ni Isko Moreno, Doc Willyong at ng buong ticket nyo. Mm-hmm. Dahil yung mga concerns nila, yun ang kailangan mai-address. At hindi naman yan masosolve ng walang tigil na away politika na nangyayari sa bansa ngayon. Sa totoo lang, ano ba na naman napapala nung iba sa pakikipag-away para sa kanilang mga manok? Wala naman. Wala naman. Ewan ko kung may sama ng loob. Sama ng loob. Away. Mamaya. At sa akin po, mga kababayan, is it worth it? Is it worth it? Yung nandyan ka na, unless pinagkakakitaan mo yung social media, pero kung mang-aaway ka lang tapos hindi ka naman kumikita, alam nyo, gawin nyo po, magluto kayo ng lugaw, i-picturean mo, i-display mo, baka yung kapitbahay mo bumili, kumita ka pa. Yun ang mong kahit ko. Totoo po. Tsaka po, yung mental health po natin, ha? Yun. Alam nyo po, yung anger, kahit pa sabihin mong virtual anger lang yan, masama po sa puso yan, o masama po sa kidney yan. Yung stress, marami po ngayon ang nahahigh blood. Eh bakit ka ma-high blood? Eh kasi nakikipag-away ka. Ang tanong, Diyos ko, yung bang taong pinagtatanggol mo dyan, eh, kilala ka? Ang akin sa totoo lang, di ba? O, totoo po yan. Oo. Totoo hindi po naman, yan. Hindi naman sa sinasabi kong, hindi ko pinipigilan, karapatan nyo po yan. Wala po, lahat po tayo may karapatan. Kaya lang may paalala po ako, ano, ako po ang inyong nurse. Naku, baka po ini-stress nyo ng bonggam-bongga yung sarili ninyo sa pakikipag-away, yung kalusugan ninyo mag-suffer. Totoo. Ay, buti po kung kasing ganda ng ospital na pinapatayo ni Yorme ang pupuntahan niyo. Eh, ang akin lang po talaga is, ano, mag-ingat po tayo. Huwag po nating, ang iksi ng buhay eh. Lalo na itong COVID, na-appreciate natin ang buhay. Totoo, totoo. Kasi may mga kaibigan tayo, malulusog, masisigla, na COVID lang, dire-diretso na. Alam mo, subalangit naman ang kanilang kaluluwa. Pero, na-appreciate dapat natin yung buhay, yung peace. Ayaw ba natin yung peace? Kaya nga tinawag yun ng social media because we're supposed to socialize. Hindi ko sinasabing kailangan iisa tayo or mag-agree tayo sa lahat. We can agree to disagree. Hindi natin kailangan mag-away. Pero huwag tayong mag-away, please. Alam nyo, pare-pareho tayo ng gusto eh. Pare-pareho naghahanap tayo ng best leader, pare-pareho naghahanap tayo ng best country, at pare-pareho tayong gusto maging best Filipino. And let that start with each of us. No? Ako, tinigilan ko na rin dati. Alam mo yun, nagre-react din ako. Pero, ang sa akin, kung hindi ko rin lang... Wala rin lang akong magagawa.
Eh, pagdasal ko, tapos gagawin ko yung may magagawa ako. Totoo, totoo po yun. May mga ibang kababayan tayo na talagang, yung talaga hilig makipag-away, di ba, sa social media. Di ba, well, let's just focus doon sa mga kababayan natin at na talagang makikipag-usap ng maayos, willing makinig, and talagang, ano, eh, di ba, kesa problemahin pa natin yung mga ibang tao na nagpapakalat ng toxic dyan sa social media. Sample po ng epekto nito, yung nakaraang bagyo dyan sa North. No. Ang dalas-dalas ang pinopost natin yung mga political memes or mga political what have you. Pero alam mo sa amin, sa UST Alumni Association, ang sinare ko lang yung pictures doon sa La Union at saka sa Ilocos. Anong nangyari? Napukaw yung damdamin ng mga maski mga nasa abroad. Nag-organize ang alumni ng fundraising. Ayun, nakapagpakain po kami ng napakaraming pamilya doon. Hindi nyo nakita, hindi naman namin dapat i-display. Pero alam niyo kung saan nag-umpisa? Doon sa picture na pinadala sa akin ng branch ko na, sir, ito po ang itsura ng Santa Maria, ito po itsura ng La Union. Pinost ko doon sa aming Viber group ng aming alumni. Yun lang ang ginawa ko. It's how we use it for something that is good. Okay? Para, pero iwasan sana po natin yung siraan. Totoo, totoo. Hindi, nabasa ko din po yun eh, yung sa social media, it should be used kesa mag-rant, kesa parating nag-ano, it's better use yun nga to help other people and at the same time, para sa negosyo din siguro, para sa yun nga, to maybe start your own business, maybe offer yung mga services mo, yung mga sideline na mga kaya mong gawin o mga racket na kaya mong gawin. Hindi ba mas maganda purong ganun yung laman ng ating social media feed kesa puro negativity, puro pag-aaway. And I'm so worried about mental health, ah. I'm so worried about mental health. Tandaan nyo, ang kinamamatay po ng tao, hindi lang puro COVID, ah. May namamatay pa rin po sa itake sa puso, sa cancer, sa diabetes, yung mga komplikasyon niya. At mayroon pa rin mataas ang suicide natin ngayon, mataas ang depression. Yun po ay paalala lang. Paalala lang naman po. Hindi nyo po papaniwalaan, eh. Desisyon nyo po yun. Pero ang paalala ko lang po bilang health professional, mas masarap po matulog sa gabi nang wala tayong kaaway. Totoo. Tapos kanina napag-usapan natin yung sa nurses, yung pong sa teachers, na may dinidiscuss din kayo sa akin sa mga small and medium-sized entrepreneurs na meron kayong mga iniisip din na plano para sa kanila. Alam nyo, 99%+ ng ating ekonomiya, MSME, micro, small, and medium. At ang pinakamalaki dyan sa MSME, yung micro. Okay, marami po pang hindi pa nakalista doon. Kasi po yung mga nagpipishball lang sa kanto, yung naglabas lang ng lamesa at nagtinda ng lugaw o tanghalian o champurado, yun po hindi naman nakaregister na business yun. Pero alam nyo po ba, sa programa ko, meron ako yung 500 peso challenge. At tina-challenge ko mga Pilipino, yung 500 mo sa Sabado, pag ipinuhunan mo sa negosyo mo sa Linggo, pagdating ng Lunes, 1,000 na siya. Ang ginawa kong challenge yan, alam ng mga viewers ko yan, na pag napatunayan mo sa akin yan, bibabalik yung 500 mo para next week, 1,000 na, dodoblihin mo na 1,000. So, 2,000 na siya at the end. Napatunayan ko po yan, marami tayong pwedeng gawin. Alam niyo po, kawawa ang micro. Kasi ang rules ng micro, halos pareho rin ng medium and large. Hindi po pwede yon. Kaya may mga models na tayo ngayon na business-friendly yung mga local governments na makakapagparehistro na si micro, number one, na mas madali ang paraan, number two, mas madali, mas mabilis, number two, na hindi necessarily mahal. Pwede ngang libre kung registration lang. At hindi ibig sabihin niya na magbabayad ka na kaagad ng tax. Pero may advantage kasi pag nakarehistro, Mark. Pag nakarehistro ka, maa-avail mo yung mga government services, yung mga government supports. May mga dagdag puhunan, may mga trainings na pwede mong ma-avail, pero ang requirement doon, dapat rehistrado ka. Pero ang problema ng iba, naiintindihan ko naman yung ibang entrepreneurs na kaya ayaw nila mag-rehistro kasi ang hirap-hirap. Mm-hmm. Yung isang araw ko dyan sa City Hall, eh, dapat itininda ko na lang yan. Tapos magbabayad ako, yung ibabayad ko dyan, puhunan ko na yan. Tapos pag nagbayad ako, kailangan ko na magbayad ng mga katakot-takot na tax. Eh, pagkain na ng pamilya ko, naiintindihan ko lahat yun. Kung lahat yun mawawala, alam mo, kailangan palakihin natin yung MSME. You know why, Mark? 85% ng jobs, MSME. At alam nyo kung bakit maraming nawalan ng trabaho ngayong pandemya? Kasi ang tinamaan yung MSME.
Kaya kung bubuhayin natin ang MSME, number one, magre-rehistro sila, maa-access nila ang government support, hindi muna sila magbabayad ng tax, masusuportahan, maaalalayan sila. Alam mo, maniwala ka, ang employment papasok. Kasi sabihin mo nalang isang karinderya. Matatakbo bang isang karinderya na yun lang ali ang mag-empleyado doon? Kukuha siya ng tagahugas, kukuha siya ng tagapalengke, kukuha siya ng tagalinis. Trabaho na yun. Marami siyang masusuportahan. Kaya yun sinasabi ko, hindi sapat na, sabi nga kasabihan, even sa Biblia, give a man a fish and you feed that man for a day. Pero turuan mo yung taong yun na mangista, kakain sa habang buhay. Pero hindi doon natatapos yun. Kailangan, pag sinabi mo sa tao, na sige, tuturuan kitang mangisda, pero sasamahan kita sa laot dahil kasama kita. Okay? Tapos tuturuan kita kung saan sa laot mas maraming isda. Pagdating natin sa pangpang, tuturuan pa kita kung paano iproseso yung isda para mas tumaas yung value ng isda. Okay, ganun dapat ang konsepto ng makabagong panahon. No, yun ang gagawin natin. Samahan nating mangisda, okay, sa laot na tama at sa tamang panahon, sa tamang oras. Tapos turuan natin silang mag-add value into their product. Kasi, kaya yung iba ayaw mangisda. Literal to. Kasi, hindi ka yaman yan eh. Pero kung yung manging isda na yon, natuto siyang gumawa ng sardinas, aba Mark, alam mo kung gaano kasarap yan, gourmet. Di ba? Gourmet tuyo or something. Pwede nating i-level up eh. Ito na lang yung mga farmers. May project ako nung presidente ako ng Quezon City Chamber of Commerce. Ang tawag ko F2C, Farmers to Consumer. Nung panahon yun, Mark, pumunta kami ng Beba Vizcaya, ang presyo ng kamatis at sayote, 3 piso. Pagdating dito sa atin sa palengke, 30 pesos. Sino kumita ng 27? Yung middleman. Alam mo, ginawa ko, kausap ko noon, Governor Padilla, mag-asawa, kausap ko, sabi ko, gawa tayo ng F2C. Bigyan nyo ng truck, tadalhin sa Quezon City. Tapos kinausap ko noon ang Quezon City local government. Yung isang lugar dyan, ginawa nilang palengke. Twice a month, every other week. Adala nila lahat ng produkto. Alam mo, million-million ang benta for the day. Alam mo kung sinong kumita? Farmers. Alam mo, ang missing link lang doon? Entrepreneurship. At sa totoo lang, nangyari po yun. Nawala yung proyektong yon kasi nagbago na ng leadership. Pero ito ang natutunan, na-realize ng mga farmers with 3-4 experiences nila. Sabi nila, teka lang, pwede pala. Pwede pala. Oh. Pwede pala. Saan nabuksan ang isip nila? Entrepreneurship. We have to build an entrepreneurial society. May preschool ako, Mark. 5 years old ang bata. Marunong alam ang entrepreneurship. Marunong ng savings, may financial literacy, at kaya mag-produce ng product. Ikaw, pag yung pamangkin mong 5 years old, bebentahan ka ng sandwich, 20 pesos, hindi mo bibili. Di ba? Pero pag binilhan mo ng 20 pesos, bibigay niya kay teacher yung 20 pesos, savings niya yon, i-deposit niya yon. Tapos natuto yung bata, mag-alaga ng pera. Bata pa lang. Ngayon, lahat ng Pilipino, lalo na yung agriculture natin, they just couldn't be producers. They have to be entrepreneur. Agripreneurship. Pag nangyari yon, ma-develop niya yung kanyang, yung magiging part siya ng buong ecosystem at mas magkakaroon siya ng value dun sa hirap nila. Okay? We will not teach them only to work hard. We will teach them how to work smart. Galing. So, natutuwa po ako na ito po ay kasama sa inyong plataforma. And of course, as a whole, kasama po doon sa mga pinaglalaban ni Isko Moreno. Maganda na meron kasama sa team na meron ganyang plano para sa entrepreneurship. And of course, yung mga na-apply sa Manila, gagawin din naman. Like yung ease of doing business and all that. And combined dun sa mga magagandang ideas pa ni Dr. Carl. So lahat po yan ay ang i-offer ng buong ticket ng Action Demokratiko. So any final words po to our viewers? Alam niyo po, malaking pasalamat ko kay Mayor Isko, kay President Isko, no? Dito sa pagkakataong maging bahagi ako ng kanyang ticket. Kasi kung hindi siguro siya ang tumawag, baka isa lang na ako sa advocate din na kung sinong namimili, kung sinong mga senatorial balls na iboboto ko. Pero nandito na rin lang ako, inihahayin ko po ang sarili ko sa inyo, kasama si President Isko, si Vice President Willie Ong, at yung dalawa pa pong senatorial, kay Samira at saka kay Attorney Jopet. Inihahayin po namin ang aming sarili, hindi para sa aming kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga ipinaglalaban namin. At kayo po yun. Kaya kung ang pinaglalaban lang po namin dito, sarili namin, mas masarap po dun sa buhay naming tahimik. Pero para ipaglaban po yung buhay ninyo, yung kinabukasan ninyo, yung mga kabataan,
no, yung yan may kaunlaran, kailangan po natin tutukan yung tatlong case na yan. Okay? Una po yung kalusugan para po matapos ang pandemya. Tandaan nyo, no one is safe unless everybody is safe. So magtutulungan tayo. Pangalawa, yung kabuhayan. Kasi yan naman po ang kapartner nito na nasadlak, no, doon sa panahon ng pandemya. At syempre, yung pangatlong crisis natin, yung edukasyon, yung karunungan. Kasi yung karunungan po, yan ang great equalizer. Education is the greatest equalizer. Yan po ang mag-aangat sa mahirap patungo sa pag-unlad. Alam nyo po yan, hindi ko po kailangan sabihin yan. Yung TechBook, gusto kong tutukan ng TechBook kasi hindi kailangan lahat tayo mag-college ng 4 years. Hindi nyo kailangan ng doctoral degrees para lang umangat ang buhay. Yan po ang papangatawanan ko sa inyo. Mga kababayan, tama po, baguhan ako sa larangan ng politika, pero hindi po ako baguhan sa larangan ng public service at lalong hindi po ako baguhan sa larangan ng leadership. Carl Balita po, mabuting balita. Bigyan nyo po ng pagkakataon yung isang boto nyo para sa isang kandidatong tulad ko ay boto nyo sa mga nire-represent namin. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Carl Balita. Action Demokratiko, Isko Moreno, Doc William. Bye-bye guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. God first. God first. That's the best part. God first. God first.